Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-komento, at magbahagi. Maraming salamat po. Paninigas ng dumi at hindi pagkatunaw ng pagkain sa goldfish, mga sintomas at paggamot. Ang mga goldfish ay kilala na partikular na madaling kapitan ng paninigas ng dumi at hindi pagkatunaw ng pagkain, at ang mas malubhang mga kaso ay maaaring magdulot ng mga issue sa swim bladder, nawawalan sila ng kontrol sa kanilang buoyancy sa tubig at lumangoy ng nakabaligtad, patagilid o madalas na nakaupo sa ilalim. Ang mga pangunahing sanhi ng hindi pagkatunaw ng pagkain at paninigas ng dumi sa goldfish ay sanhi ng isang dieta na kulang sa mahalagang fiber at may mataas na dami ng animal-based na protina sa pagkain, na madaling maiiwasan ng isang balancing dieta. Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga issue sa swim bladder ang goldfish, at sa kabutihang palad, ang mga isyong ito na dulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain o constipation ay malamang na matutulungan sa mga pagkaing mayaman sa fiber na dahan-dahang ipinapasok sa kasalukuyang pangunahing pagkain ng iyong goldfish. Paninigas ng dumi at hindi pagkatunaw ng pagkain sa goldfish. Ang paninigas ng dumi at o hindi pagkatunaw ng pagkain ay nangyayari kapag ang goldfish ay hindi makapagpapalabas ng dumi nito ng mahusay, at ang naipon na basura ay maglalagay ng karagdagang presyon sa organ ng swim bladder. Tandaan na ang mas biluga na mag-agarang varieties ay mayroon ng mga nakakompress na organo, na ginagawa itong mas malala para sa magarbong goldfish. Ang slim-bodied varieties ay tila may mas kaunting pagkakataong magkaroon ng constipation o digestive problems. Mga sintomas. Ang mga sintomas ng paninigas ng dumi o hindi pagkatunaw ng pagkain ay madaling masuri sa bahay sa pamamagitan ng pagsubaybay sa gawin ng iyong goldfish. Magagawa mong itatag kung ano ang normal at malusog. Maaaring sintomas ng pinag-uugatang sakit ang pag-uugaling hindi maganda. Karamihan sa mga sintomas ng paninigas ng dumi o hindi pagkatunaw ng pagkain ay kinabibilangan ng mga issue sa buoyancy mula sa issue sa swim bladder, mas kaunti ang pagtae, mahigpit na tae, dumi na naglalaman ng mga bula ng hangin, nakaupo sa ibaba, pagbaba ng gana, lumulutang, lumulubog, o lumalangoy na nakatagilid at hindi mapigilan, pagkupas ng kulay ng kaliskis, nakaklamp na mga palikpik, kawalan ng aktibidad. Karaniwang kinabibilangan ng mga paggamot ang pagbabago sa dieta ng iyong goldfish sa isang mas mataas sa fiber at mas mababa sa protina, pati na rin ang madalas na salt bath. Mainam na pakainin ang matataas na fiber na gulay tulad ng mga deshel na gisantes, pipino, pinakuloang at pinalambot na litsugas, upang pangalanan ang ilan. Ang isda ay dapat ay fasting, huwag pakainin ang pangunahing dieta sa loob ng 3 araw at paligo ng 3 beses sa 1 araw sa isang salt bath. Dapat magsimula ang paggamot sa sandaling mapansin mo ang karamihan sa mga sintomas sa itaas. Pakunin ang mga gisantes o iba pang goldfish na ligtas na matataas na fiber na gulay sa loob ng 3 araw, sa naaangkop na proporsyon sa laki ng iyong goldfish. Magpakain ng halo-halong gulay sa mga araw na iyon, lalo na ang mga gisantes, na mukhang sikat sa mga nag-aalaga ng goldfish kapag ginagamot ang constipation o hindi pagkatunaw ng pagkain. Kung hindi ka sigurado kung paano gagamutan ang mga sintomas ng iyong goldfish, narito ang isang simple ngunit epektibong plano sa paggamot. Huwag pakainin ang iyong goldfish sa loob ng 3 araw, pakainin ang fiber na gulay 2 beses sa 1 araw, ilagay ang goldfish sa isang solo na tangke sa ilalim na malayo sa iba maliban kung nagpapakita rin sila ng mga sintomas, idagdag ang inirerekomendang dosis ng salt sa bawat dami ng galon o litro ng iyong aquarium o quarantine tank, pakainin ang mga deshell na gisantes sa umaga at pipino at mga gisantes sa gabi, unti-unting itaas ang temperatura ng tubig sa tangke, baguhin ang dieta sa isang mas mataas sa protina at mas mababa sa protina. Tulad ng karaniwan sa hindi pagkatunaw ng pagkain at paninigas ng dumi ay sa goldfish, sa kabutihang palad, kung ginagamot kaagad at mabisa, maaari itong mapamahalaan ng may magandang resulta. Syempre, ang nasa itaas ay hindi isang lunas para sa lahat, ito ay nakakatulong sa goldfish na may mga isyu sa panunaw. Ang magarbong goldfish ay lalo na nangangailangan ng mga high-fiber diet at ilang mga gisantes paminsan-minsan bilang isang treat, kahit na ang iyong goldfish ay hindi nagpapakita ng anumang mga sintomas ng hindi pagkatunaw ng pagkain o paninigas ng dumi, siguraduhin gamutin sa sandaling mapansin mo ang mga sintomas dahil mas maaga mong ginagamot ang mga problemang ito, mas maganda ang magiging resulta. Ang iyong goldfish ay maaaring hindi magpakita ng mga sintomas ng mga issue sa swim bladder, na karaniwan kung ang paggamot ay hindi masinsinan, ang pagpapakain ng balancing dieta na mayaman sa fiber na nakabatay sa gulay ay karaniwang makakaiwas sa mga isyu sa pagtunaw sa katagalan. Salamat sa panonood!